Ang sarap pala talaga magmahal. Kung alam mo at nararamdaman mong magkatulad kayo ng nararamdaman ng taong pinili ng puso mo. Lahat naman tayo ay gustong maging masaya. Lahat tayo ay nangarap na maging maligaya. At kapag dumating na ang araw na pinakihintay mo, lagi mong piliin na maging masaya sa tadhanang nakaguhit sa mga palad mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gabing napakalamig, malakas ang ulan at nang bawat pag-ihip ng hangin. Grabe, napakalamig. Ang sarap magpainit. Andy, nilalamig ka ba? Tanong ko kay Andy habang nasa sala kami at nanonood ng TV. Oo, amigo. Tara, magpainit tayo. Wika naman ni Andy. Oh, sige. Tara, magkape tayo. Napakalamig talaga. Bakit ba kasi umuulan ng ganito kalakas? Wika ako naman habang ito. Nagtungo na kami sa kusina para magtimpla ng kape. Ayaw mo nun, Miko. Malamig. Di ka pagpapawisan masyado. Wika ni Andy. Ah? Oo nga, tama ka. Masarap din talaga matulog, lalo na kapag malamig ang panahon. At saka, bakit ang tagal ni Tito Paulo lumabas ng kwarto? Wika ako habang ito. Pabalik na kami sa sala. Tapos na kasi kami magtimpla ng kape. Ewan ko ba dyan kay tatay? Nagpapalit lang daw siya ng pundat, bedsheet. Baka nakatulog na. Wika ni Andy. Ganun. Sa bagay. Malamig tapos pagod data si Tito Paulo dahil dun sa malayong meeting niya kanina. Wika ko naman. O nga eh. Kaya na natin kung tulog na. Tsaka amigo, naging masaya ka ba sa birthday mo? Wika ni Andy. Oo naman, hindi lang masaya, pinakamasaya sa lahat. Wika ako. Buti naman at naging masaya ka, amigo. Pero nagtataka lang talaga ako kung bakit kasi nakta ng papa mo. Wika ni Andy. Kasalanan ko din naman kasi, Andy, pero okay lang yun, di naman masakit. Wika ako. Ayan na si tatay. Lumabas na ng kwarto niya. Wika ni Andy kaya ito. Napatingin ako kay Tito Paulo na pawis na pawis. Kahit malamig ang panahon, pawis na pawis pa din siya. At ayun, dumiretso lang siya sa banyo. Maliligo siguro si Tito Paulo. Maliligo din pala ako mamaya bago matulog. Para mabango. Kaso ang lamig. Sana kayanin kong maligo. Sa paglipas ng mga sandali, natapos na ding maligo si Tito Paulo. Paglabas niya sa banyo, napansin ko na sa akin siya nakatingin. Naku, ang ngiti po. Kaya ito. Ngumiti din ako. At pagpasok niya sa kwarto niya, napapaisip ako sa kung ano ginagawa ni Tito Paulo sa mga sandaling to. Nagbibihis na siguro siya. Pero, ano kayang suot niya? Tapos, ano kayang kulay ng ilaw sa silid niya ngayon? Sana, kulay pula. Wala lang. Gusto ko lang ng kulay pula. Kasi, nasanay na ako na laging kulay pula ang ilaw niya sa kwarto eh. Miko, nantok na ako. Ikaw ba? Wika ni Andy na hikab ng hikab kahit bagong kape lang. Halo? Seryoso ka ba, Andy?
wika ko. Oo naman, seryoso ako. Mauna na ako sa kwarto, Miko. Ikaw ba? Dito ka ba muna sa sala? Wika ni Andy. Sige. Ihiga na din ako. Ayoko namang mag-isa dito sa sala. Wika ko kaya ito. Sabay na kami ni Andy na nagtungo sa silid niya. At pagkahiga namin ni Andy, eto. Nagtataka ako kung bakit nakatulog na kagad si Andy. Napakabilis naman ata niyang makatulog. Eh, samantalang ako, eto. Buhay na buhay dahil sa kape. Pero si Andy, eto, tulog na. Naghihilik eh. Kaya alam kong tulog na talaga siya. Nakakainip, pero teka, maliligo muna ako. Maliligo muna ako para sigurado. Kaya naman, paglabas ko sa kwarto ni Andy, walang tao sa labas. Sarado din ng pintuan na silid ni Tito Paulo. Kaya naman pinihit ko yung hawakan. Hindi nakalock. Kaya nagmadali na ako kaagad at naligo na ako. At matapos makaligo, eto. Ewan ko ba kung bakit tumayo ulit ako sa harapan ng pintuan ng silid ni Tito Paulo. At pinihit ko na naman yung hawakan. Kaso, bakit nakalock na siya ngayon? Alo, bakit nakalock na? Nakakainis naman. Ewan ko ba? Pero parang nalungkot ako bigla. Kaya ito, nagbihis na ako. Tapos nagtambay na lang ako sa sala. Maghihintay na lang talaga ako na bumukas ang pintuan ng silid ni Tito Paulo. Bakit ba kasi nakalock? Nakakainis. Kaya naman, nahiga na muna ako dito sa mahabang upuan. At habang naghihintay, tila ba naging isang musika na lang sa pandinig kong malakas na pagbuhos ng ulan. At eto, di talaga ako mapakali. Kaya naman, sinubukan ko ulit na pihitin ang hawakan ng pintuan sa silid ni Tito Paulo. Kaso nakalock pa din. Bakit ba nakalock? Kaya naman nahiga na muna ulit ako sa may sala, sa mahabang upuan. Muli ako naghintay na lumabas si Tito Paulo. Alam kong lalabas siya. Ano mang oras. Sa muling paghihintay ko, di ko na namalayang nakatulog na pala ako. Isang mahimbing na tulog. At mula sa panaginip ko, ewan ko ba kung bakit nakaluhod ako na tila ba nagdadasal. Tapos habang nakaluhod, nakita ko si Tito Paulo. Papalapit siya sa akin. Masayang masaya. At may dala pa siyang isang pirasong saging. At paglapit niya, binalatan niya ang saging. Tapos isinubo sa akin habang nakaluhod ako. Ang nakakainis sa panaginip ko, isinubo kasing lahat ni Tito Paulo yung buong saging. Kaya ito, nagising ako bigla sa isang panaginip na nakakainis. Ay nako, panaginip lang pala. Tapos ito, biglang bumukas yung pintuan sa silid ni Tito Paulo. Nakita ko siyang lumabas, kaya naman ipinikit ko lang yung mga mata ko. Bawat paghakbang niya ay naririnig ko. Alam kong nasa tabi ko na siya sa mga sandaling to. At kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan, nagulat ako nang biglang may tila ba ipinatong si Tito Paulo sa ibabaw ng labi ko. Malamig sa umpisa, pero biglang tumibok tapos unti-unting umiinit. Nakapatong lang talaga sa labi ko, kaya hinayaan ko lang. Nagkukunwari lang ako natutulog sa mga oras na to. Pero yung kaba ko, grabe. Parang sasabog ang puso ko. Miko, alam kong gising ka. Wika ni Tito Paulo. Kaya naman ito, pinipigilan kong matawa. Kaso kinakabahan ako na
baka kapag tumawa ako, baka mapasaksak sa bibig ko yung ano. Blow mo na yung kandila, amigo. Karawan mo, kaya blow mo na. Unang regalo ko yan para sa'yo. Huwag ka nang magpanggap na tulog kasi ang nagtutulog-tulugan ay mahirap gisingin. Wika ni Tito Paolo. Ako naman, bitin na naman kayo. Magkita na lang tayo sa next episode. Wala nang oras eh. Di na kayo mabibitin, promise.